sa mga ka-age ko po nandito, sa mga buhay pa po ang magulang, ito po tanong ko sa inyo. Naisipan nyo malang po ba kung kailan nyo gustong bumawi sa magulang? If your parents is 40 years old and above and they're still working right now, ang sarap po sabihan. Mama, Papa, magkano po ang sweldo nyo buwan-buwan? Dudoblihin ko na po, mag-resign na po kayo sa trabaho nyo at mag-enjoy na lang. Useless if you have millions ang kausap mo nicho na. Hindi na ma-appreciate ng magulang mo ang pera mo kung hindi na sila buhay. Mas masarap magsabi ng I love you, mas masarap magregalo sa isang taong mararamdaman pa niya, hindi sa isang taong wala na. Ito tanong ko po sa bawat isa sa inyo, anong mas importante sa inyo, trabaho nyo o loved ones nyo? Di ba ang bilis naman natin loved ones? Ito tanong ko po, nung may PTA meeting yung anak mo at niyaya kang umatid ng meeting, anong sagot mo? Anak, pasensya na, may trabaho si mama. Nung niyaya ka ng anak mo biglaan mamasyal, anong sagot mo? Anak, may trabaho si mama, pasensya na. Uulitin ko ang tanong. Anong mas importante? Trabaho mo o laban sa mama? Sa may mga trabaho kung nandito ngayon, kung nanghihingi ka pa po ng pera sa magulang mo, kilabutan ka naman po. What's the purpose of waking up early? Working out 8 hours a day, going home late, pagod na pagod ka tuwing umaga, tuwing hapon, tuwing gabi, araw-araw ka nagpupuyan, para saan? Para manghingi ng pera. I do believe kaya ka nag-work dapat ikaw nang nagbibigay ng pera, hindi ikaw ang nanghihingi. Sa mga kaedad ko pong nandito, kina-challenge ko po kayo. Mamaya pag uwi nyo sa bahay nyo, antayin nyo yung magulang nyo matulog. Pag nakita nyo yung magulang nyo tulog na, tingnan nyo yung mukha. Pag yung mukha nila hindi na pumaaliwalas, nahihirapan na po yan sa buhay nila. And I do believe, being their children, it is our obligation na tapusin na yung paghihirap ng mga magulang natin. Na tayo na lalo pang lalakas ang global warming, lalo pa pong tutodo ang init, tutodo ang lamig. Kahit sobrang todong init, kung ang magulang mo binigyan mo ng sasakyan, hindi na po siya masyadong maiinitan. Di ba mas masarap na mamasyal yung magulang mo, meron siyang sariling sasakyan, nirigaluhan mo. Guys, ang point ko lang, may nagsabi sa akin, money is not the most important thing in this world. Totoo po yun. Pero take note, the lack of money affects the most important thing in this world. The moment wala kang pera, everything will stop. Titigil ang daloy ng tubig sa gripo nyo. Titigil ang kuryente sa bahay nyo. Titigil ang supply ng pagkain sa rent nyo. The moment wala ka, ang point ko lang, tanungin nyo lang sarili nyo bakit gusto nyo ba talagang umaman. Ako na po mismo magsasabi sa inyo, hindi po mahirap umaman. Kaya lang po tayo nahirapan umaman kasi we're thinking na after graduate po natin ng school, yayaman na po tayo. Ang problema po kasi sa school, lahat lang po siya basic. Hindi po talaga siya, the moment pinag-aralan mo, pinarir mo to, hindi ibig sabihin nun yayaman ka. Bakit? Kung talagang effective ang school, saan lahat ng nagtuturo mayayaman? Tama eh. Eh, ang worst case scenario, yung mga nagtuturo, wala din pera. Kaya normal ang mga estudyante na gumagraduate, wala din. Kaya careful ka dapat. Sabi nga, parang ganito, gusto mong umaman, makikinig ka kasi hindi mayaman. O bakit tayo nakikinig sa kanila? Wala pong no offense, man. Wala pong sinasabing anything bad na pinag-usapan lang natin pera. Ang point ko lang, if you want to become rich, makinig ka sa mayayaman. Kung gusto mong maging magaling, na worker, makinig ka po sa school. Ito po yung factory ng mga empleyado. Sad to say po. Kasi di ba, the moment gumagraduate, tingnan mo, nag-take ng business course, pagka-graduate, anong ginagawa? Nag-i-empleyado. Di bakit ka mag-business course kung magtatrabaho ka? Kaya ako na nag-business course kasi ma'am, di negosyo pa. E bakit ka nag-trabaho? Guys, may famous kong saying na nabasa. If our economy is up, there are people who makes money and there are people who don't. If our economy is down, again, there are people who makes money and there are people who don't. Magising na po tayo sa katotohanan. Mag-iisang taon na po yung bagong presidente natin. Kahit ilang presidente pa po ang umupo, kahit lahat po ng presidente sa buong mundo pa umupo mo sa Pilipinas, hindi po nila tayo papayamanin. Wala pong ibang magpapayaman sa atin, hindi po sila kung hindi sino. Sarili po natin. Kung pinanganak ang mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pero pag namuhay at namatay kang mahirap, ikaw na po ang may kasalanan yan. Bakit? Ang daming opportunity na binigay sa atin, it's only up to us. You just choose your vehicle. You can walk, you can drive, you can fly going to your dreams. Ako, naging practical lang po ako. Gusto ko mag-fly. Bakit? Ang hirap po.
Ang hirap i-enjoy yung yaman pag sobrang tanda mo na. Tama, hindi mo na may enjoy yung yaman mo pag matanda ka na mas masarap maging mayaman na bata pa. Kaya guys, sina-challenge ko po kayo. Kung nagawa ko na magpalaki ng grupo sa Bicol na we're one of the poorest regions sa buong Philippines, kami pa po yung stopover ng bagyo sa Pilipinas. In short, nag-vertical po ang bagyo sa amin. So, yung may bagyo sa Pilipinas, dadahan po talaga sa amin. Ganun po kaganda yung lugar namin. May bagyo na po, may vulkan pang puputok, di ba? Sinabay-sabay na lahat sa amin. Kaya lang sabi nga, ang importante doon hindi naman sitwasyon mo eh. Kahit ano ka ba, pwede mo yung maging motivation, pwede mo yung maging hindi. Ang point ko lang, naging motivation sa akin yung sitwasyon namin. Wala pong positive doon sa amin sa networking kasi pag sinabi mong networking sa Bicol, talagang wala kong naniniwala. Pero right now, sobrang pong nagbago. Na ang point ko lang, kung dito nga, imagine mo gaano maganda ng opisina niyo. Kami nagsimula, wala po kaming office. Kung nagawa namin, bakit hindi nyo pagkayang gawin? Lahat po tayo, anak ng Diyos, dalawa po kami nyo, dalawa din pa ako, pareho lang po tayo. Ang difference lang siguro, sobrang taas ko lang mangarap. In short, kung yun palang diferensya natin, titaasan mo na rin pangarap mo. Huwag po kayo mangarap ng minimum. Sabi nga, may sabi ako, ang problema po sa atin, hindi naman dahil sa hindi natin nakuha ang pangarap natin. Ang pinaka-problema sa tao, sobrang baba ng pangarap mo at nakuha mo. Diba, ano pangarap karami? Magkaroon ng trabaho. Imagine mo, magkaroon ng, hindi man lang kumagana yung kinikita. Ang point ko lang po, kaya natin gawin kung anong gusto natin. We just need to believe. Huwag po kayong maniniwala sa mga naglagay ng siling sa ulo po natin sa sabihin kang hindi kaya yaman, imposible yun. Baka sa kanila, imposible yun. Pero hindi ibig sabihin kung imposible sa kanila, hindi ko rin kaya. Nakikita siya. Kaya guys, again po, this is Joseph Lim. Good morning po and thank you po.